Lahat na lang ata ng bansa na nakapalibot sa China ay nais itong kalabanin. Gaya na lamang ng pag-angkin ito sa buong teritoryo ng Taiwan. Pag-angkin sa mga isla ng Japan. Pag-angkin sa bawura ng Pilipinas. At ngayon naman, alam mo ba na malakas talagang loob ng China sapagkat maging ang isang powered country sa silang bahagi ng bansa nila ay kanilang kinakantina din. At ito nga ang India. Ngunit ibahin natin ang bansang ito sapagkat kilala ito sa mga bansang handang makipagpatayan. Huwag lang maangkin ng China ang nasasakupan nila. Alam mo ba na may mga armas na pala sila nakahanda na at nakaposisyon para sa China? At bago natin ipagpatuloy ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod pa na videos. Kung usapang pagpalag, ay India na marahil ang nangunguna sa listahan ng mga bansang hindi kinakatakutan ang China. Sapagkat, gaya natin, ay mayroon ding bahagi ng teritoryo ng India ang inaangkin ng China. At dumating na nga sa punto na nakikipagpatayan na ang mga army ng India sa mga Chinese. Huwag nang pasukin ang kalupaan nila. At sa mga pagkakataong iyon, ay nanaig ang bansang ito. Alam mo ba na dahil sa isang malaking banta sa kanila ang China, gaya ng Japan, Taiwan at South Korea, ang India ay patuloy na din pala sa paggawa ng mga armas at animoy malapit na talaga ang gyera dahil sa nakatuon ng buong focus ng bansang ito sa paggawa ng mga kagamitang pandigma. Isa na marahil sa kinakatakutan ng China ngayon ay ang mga ballistic missiles na napag-alamang ginawa upang gamitin sa puwersa ng bansa nila. Nagsigawa kasi ng isang operasyon ang Chinese vessel na kilala bilang Xianyang Hong 01 sa isang bahagi ng teritoryo ng India, which is kilala bilang Visakhapatnam. Ayon sa ulat ay nasa 480 kilometers o halos 260 nautical miles ang layo nila sa coastline ng India. Doon ay napag-alaman ng puwersa ng China na nakaposisyon na pala ang tatlong nuclear-powered ballistic missiles submarines na ito patungo sa bansa nila. At ito ay kinikilala ng India bilang K-4. At isa nga ito sa most sensitive weaponry ng India ngayong 2024. Sinasabi din na ang mga submarine pala na ito ay kargado na ng mga napakadelikadong missiles na gagamitin ng India sa mga kumakalaban sa kanila. Well, maliban nga sa Pakistan na mortal na kalaban nila, ay target na pala nito ang pwersa ng China. Dahil magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin pala matapos-tapos ang issue nila sa disputed land sa borders ng dalawang bansang ito. At nito nga lang ay hindi na talaga nagpatinag ang India sapagkat alam nila na anumang oras at isang maling galaw lang nila ay posibleng sa kanila pa mas maunang sumiklab ang gyera kaysa sa Taiwan o sa West Philippine Sea. Alam mo ba na inihanda na rin ito ang 10,000 nila na mga military na kung sanay tinatawag din itong mga highly trained na mga sundalo nila. Gaya kasi ng mga Ruso ay isa sa edge ng India ay ang mismong mga sundalo nito. Maliban dito ay naging sunod-sunod na din ang pagtas nila ng kanilang mga missiles.
Alam naman natin na isa sa top producer ng iba't ibang klase ng missile sa buong mundo ay ang India. At isa nga tayo sa nakapag-acquire na ng supersonic missile sa kanila. At nang malaman ng China mula sa kanilang mga research vessel ang balitang sunod-sunod na pag-test ng mga missiles at may mga nakaposisyon na pala ng mga missiles patungo sa lugar nila, ay nagreklamo na kagad sila at binanta na agad nila ang India sa mga aksyong ito. Well, iba din kasi talaga ang bansang ito. Hindi sila nagkikimit-balikat at wala silang pinakinggan mula sa pwersa ng China. Bagkus, patuloy pa rin nilang ginagawa ang mga misyon nila sa kabila ng patong-patong na pala na reklamo mula sa kabilang panig. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang China sa pag-ali-aligid sa teritoryo ng India upang magmasid ng mga kasalukuyang paghahanda ng India. At sa panig naman ng India ay patuloy na wala silang inilalabas na kahit anumang statement ukol sa ginagawang ito ng China. At sa ngayon ay nananatiling banta para sa China ang India sapagkat sila ang pangalawa sa pinakamalakas na bansa sa Asia ngayong 2024. Ang India ay isang bansa sa Timog Asia at ang ikapitong pinakamalaking bansa ayon sa lugar at sinasabi ding pinakamataong bansa noong June 2023. Sila din ang may pinakamataong demokrasya sa buong mundo. May kabuang itong defense budget na papalo ng $74 billion. Ito rin ay may active frontline personnel na nasa 1.4 million. Mayroon itong 310,000 para sa kanilang Air Force personnel. 2.1 million naman para sa kanilang Army personnel. At 142,000 naman para sa kanilang Navy personnel. Umaabot na din ng 346,000 ang kanilang military tanks. Ang kabuang bilang din ng kanilang aircrafts ay may suma total na papalo na 1,722 na. Samantalang ang submarine sa Manila ay aabot na din ng 18. Ang bilang ng kanilang sundalo ang siyang pinaka-asset ng bansang ito. At ilan lamang yan sa kasalukuyang impormasyon ukol sa tensyon sa pagitan ng India at ng China.